Subdivision sa lungsod ng Quezon na naniningil sa mga pumapasok na sasakyan na walang sticker. Yan ang reklamo ng mga tricycle drivers na araw-araw kung magbayad para makapaghatid sa loob ng subdivision. Nagpapatrol, Sol Aragones. Ito ang kuha ng Bayan Patroller sa paniningil umano ng entrance fee sa mga pumapasok na sasakyan sa Del Nasha Villaforce sa Sauyo, Quezon City. Ayon sa Bayan Patroller na tumangging magpakilala, pinagbabayad ng 5 piso kada araw ang mga tricycle driver na pumapasok sa subdivision. Sinisingil din daw ang ibang sasakyang walang sticker. Ang closed van, 25 pesos ang singil, 500 pesos naman kada araw para sa 10-wheeler truck. Umaaray na ang mga tricycle driver na araw-araw dumaraan sa lugar para maghatid ng mga pasahero sa public school at simbahan sa loob ng subdivision. Para saan daw yung sinisingil sa inyo 5 piso? Hindi po namin alam kung saan nila binabigay ang 5 piso na yan eh. Ito yung ticket na ibinibigay sa mga sasakyan na dumadaan dito. Kung makikita nyo, may nakalagay na donation at may nakalagay na road maintenance. Pero ang tanong ng mga dumadaan dito, tama bang sa kanila singilin ang pagpapaganda ng kalsada dito? Mabuti pa, tanongin na natin yung mga guardia na siya nagbibigay ng ticket na ito. That is the advice from the management. Para saan daw po yun? Well, as according to them, for road maintenance purposes. Pinuntahan namin ng mga opisyal ng Homeowners Association para kunin ang kanilang panig, pero wala sila sa kanilang mga bahay. Sabi naman ng presidente ng samahan ng tricycle driver at operator, dating nangako ang Homeowners Association na magbibigay ng sticker para hindi na kailangang magbayad ng entrance fee sa subdivision. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito natatanggap. Ayon sa Housing and Land Use Regulatory Board, maaari namang maningil ang Homeowners Association basta't may resolusyon. Dapat malinaw at saka kung saan napupunta yung pera. Pagka naman nagka-problema, ang nangyari niyan, halimbawa maraming nakolekta, wala naman sila nakikitang improvement, nire-reklamo yung mga officers. Paliwanag pa ni Barameda, kapag natapos na ng developer ang kanilang proyekto, ang homeowners na ang bahala sa maintenance ng subdivision. Kaya't lahat ng problema ay dapat ring tugunan ng asosasyon. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Nasa bagong kabanata ang ating bansa. Panahon na para simulan ang pagbabago sa ating bayan. Mga kapamilya, ano ang sisimulan niyong pagbabago? Pwede pong ibahagi yan sa bayan mo, ipatrol mo. I-text ang e-report space, pangalan, address, edad, gender at ang inyong mensahe. I-send sa 2366. Pwede ring mag-email sa e-report@abs-cbn.com.